Not because we have not power, but to make ourselves an example unto you to follow us. For even we were with you. This we commanded you, that if any would not work, neither should he eat. For we hear that there are some which walk among you disorderly, working not at all, but are busy bodies. Now them that are such we command and exhort by our Lord Jesus Christ, that with quietness they work and eat their own bread. But ye, brethren, be not weary in well doing. And if any man obey not our word by this epistle, note that man, and have no company with him, that he may be ashamed. Yet count him not as an enemy, but admonish him as a brother. Now the Lord of peace himself give you peace always by all means. The Lord be with you all. The salvation of all with my own hand, which is the token in every epistle, so I write. Sabay-sabay. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Ulitin ko lang yung 13, sabi diyan, but ye brethren, be not weary in well-doing. Let's pray. Lord, maraming salamat sa yung mga salita again sa epistle of 2 Thessalonians na aming kukonclude ngayong gabi. I pray na makuha namin ang buong context nito, Lord, at sumunod kami, Lord, sa inyong mga palatuntunan at Panginoon, ang mga pinapagawaan sa amin. Gawin namin ang may pag-ibig, Lord, at enthusiasm din, Panginoon, knowing ito po'y makakabuti din sa amin. At kung para minsan hindi, ay I pray na maintindihan namin ang especially yung plano niyo, Lord, kung paano ito makasakatuparan at ano po yung end nito, Lord. So I pray na again, kayo pong patawad sa mga pagkukulang, makakita namin yung inyong lingkod, si Paul, kung paano siya ay tinutupad ang anong kalooban sa kanyang time na yon. Maging pattern namin ito, Lord, ganito sa mga church dito sa Thessalonians. Nakita namin kanilang pagsunod din. But may mga kalaban dito, Lord, matuto kami, Lord. So yun lang po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po na po. So tapusin natin to. So last week po ay title pala nito is Work, Eat, and Do Good. Parang gano'n na tayo. Work, let. Work, eat, and do well. Parang gano'n. Either do well or do good. Okay, basta kasi ang hirap magtrabaho ng gutom, di ba? Pero bago trabaho, bago kumain, magtrabaho ka. Ngayon, pinaka-tem natin yan eh. So, recap lang natin po, no? Yung ating ano pa rin. Sa, sino nakakaalala ng una? Chapter 1. Magaling. Sino magaling? Wala. Wala si Jamie, no? Ako din, hindi ko rin kabisado eh. Pero, yan. Saglit lang to. Ba't kulang? Hindi, sakto lang. Kasi yung first is work of faith with power. Okay, so yung sabihin, manampalataya ka, magtrabaho ka dahil manampalataya ka, at yan ay may kapangyarihan. Yung sabihin, hindi yan baliwala. Makakaasa tayo makakomplish yung dahil gawin. Then yung chapter 2, natin, let no man deceive you by any means. Of course, ano yan, may kinalaman sa end times. And then that day be damned who believe not the truth. So may ganun judgment sa mga hindi naniniwala. Dapat maniwala tayo na ganun yun. Hindi tayo yung hindi natin kilala ang Diyos. Parang napaka-harsh niya, okay? And last week, the patient waiting for Christ. Doon tayo nag-focus. Pero actually, i-review ko, medyo lumagpas tayo. No? Medyo tinash natin yung ating topic ngayon. Kung saan ito yung mga tao, tayo, sa church, dapat ngayon nga, magtrabaho. Okay? Attach natin yun. Pero ngayon natin ito, yan. Pero last week, again, ang naging topic natin is yung maging patient. Kasi, yung mga sinasabi sa atin dito, kaya again, sa church, makikita mo yung mga walang patience. Eh, no? So, yung iba, gusto blessing agad.
Wala na kahit sa pag-aaral, yeah, sa Bible quiz na note natin. Iba parang wala na, no? Hindi na sumasali. Ang hirap kasi mag-review. Ayun, mahirap naman talaga, pero idagdag mo lang yun eh. Ano man kailangan mong alisin sa schedule mo, idagdag mo yun. Ganun po ang buhay. Hindi mo kailangan mong pakamatay dyan eh. Pero parang memory verse din, diba? Hindi mo tayo strict dyan. Pero kung second week na, kung apat yan, lima, maganda, perfect mo na, diba? Ayun, so kaya yun parte ng paghihintay yung gumagawa, hindi nga hintay lang na walang ginagawa. Kumpara tayo natapos last week. So again, start tayo dito sa 6. Medyo na-touch natin hanggang 9 last week. So sabi dito, but now we command you, brethren, in the name of the Lord Jesus Christ, that we withdraw yourself from any brother that walketh disorderly. So itong word na disorderly, paulit-ulit po yan hanggang huli. Okay, yung sabihin ng disorderly, ano? Walang ayos. So kaya nga dito minsan ay pinahasanay natin kahit mga bata, huwag makulit, upo lang, makinig. So diyan kasi nag-uumpisa yan. Pag yung bata ay nakita niya sa church may kaayusan, ano, nasasanay na siya. So hindi pala lahat ng place, kahit bata ka pa, mayroong place na pagandong ka na, may oras yan, mag-ayos-ayos ka. Ngayon, lagi nga dapat ganun. Pero yung mga bata, isa kailangan nila maglaro, ganyan-ganyan. Pero pag nasanay po sila ng nag-aayos, lalo sa church, makukuha nila po yung ano natin. Sa church pala, hindi ito joke. Amen? Kaya pag tingin nila sa iba, hindi sila maliligaw na rin. Ibig sabihin, hindi na sila basta-basta maliligaw. Katulad niya, pag na niyaya ng kaibigan, office mate sa CCF, ganyan. So alam nila, hindi sila sanay sa ganong rakrakan, di ba? Na hindi magkakilala yung tao, puro sosyalan, iba-iba yung Bible. Hindi sila basta-basta maano na. So yan, so again, ha, ulitin ko. Yeah, sabihin na naman, patapos na yung letter, epistle. So mga ano na naman to, advices ni Paul. So pag meron daw, especially hindi po to unbeliever, ha, tinutukoy dito believer din, especially daw brother, ibig sabihin ito, yan kapatid, pag yan ay lumalakad ng disorderly, ibig sabihin walang kaayos-ayos, kaya pansinin nyo po tayo dito, isa sa kahit noon, nung bago ako doon sa church, so mapansin ko kay pastor tsaka sa church, yun nga talagang pinag-uusapan minsan yung buhay na ibang tao. Hindi detalye kung hindi kailangan. Pero, lalo yung mga basic na pag-attend, di ba? Makinginig, di ba? Yung basic at least ng buhay mo, okay, wala naman sana nag-live in dyan, di ba? Mga ganon. Napag-usapan yun. Kasi dito, sa bagay na to, sinasabi sa Bible, na yung kapatid, na hindi maayos ang buhay, hindi maayos ang lakad sa Panginoon, nakakaano po yan, nakakasira sa buong church. Kaya nasabi dito, kung meron talagang ganun, minsan pag dumami na tayo, iba-iba naman tayo ng lakad sa Panginoon, di ba? Yung iba medyo nahuhuli, yung iba talaga nagwawala. So iba maayos, sabi natin 80% maayos, tapos yung iba siyempre baguhan pa dyan. Yung iba pag hindi umaayos ng maayos, kakatisuran siya, di ba, ng mga bago, mga bata. Kasi sabi dito, medyo harsh, di ba, sabi natin. So, wag daw, anong gagawin? Kunwari lang, ha, si Ezzy. Ano ba yung mga kalokohan na yung papasok dyan sa walk it disorderly? And not after the tradition which he received of us. So, pasok na naman yun, of course, yung doctrine. Okay? And then, alam nyo naman, yung mga babae dito, sabi natin, palda. Kaya nga meron tayong ganun, di ba? Para matutunan natin yun. Eh, kaso, may kapatid na ayaw. Di ba? So, again, hindi lang pinipilit. Kaso, masyadong obvious na naturo na sa kanya, eh, for whatever reason, ayaw niya. Inaayawan. Okay? Tapos, nagdadahilan pa. And then, especially pag ang expectation sa kanya, mataas na kasi, ano nga.
Hindi na siya baguhan. So sabi dito, ano sabi? Withdraw yourselves. So sabihin na huwag niyong kaibiganin. Ang hirap naman. Basta paano nga kami? Again, hindi nga ito applicable sa mga bago. No? Inaakay pa lang natin. Hindi ganun. Ginagawa natin ito para yung mamaya sabihin niya para mahiya. Saan na ba yun? Mamaya. Okay? So anyway, introduction lang yun. Yung sunod pa siya dito. For yourselves know how you ought to follow us. Kasi alam nyo naman eh, sabi niya. Alam nyo na ang dapat natin gawin. Nga kayo, sumunod kayo sa amin. Kasi mga matured na, hindi naman natin ginagawa to para wala lang. Okay? So ngayon, yung mga iba kaya, yung mga kulto na, katisod, di ba? Kasi may ginagawa sila, kunwari, ay spiritual, kunwari lang. Hindi tayo ganun. Lahat ng ginagawa natin may dahilan. Binabaka pa natin ng Bible. Ngayon, yung iba na yung mga OA na ginagawa ng iba, ngayon, mga babae, nagko-cover sa ano, hindi bisa na big deal. Pero actually, may doktrina kasi silang ganun. Na kaya siya dapat babae, may takip. Pag nasa church, di ba yung Catholic, ginagawa iba yan. Meron pang baptist daw na ganyan. Obviously, pagiging baptist na yun. Okay? Ano pa? So, nagiinom. For example, ano man yan? Babaero, for example. So, ginagawa dyan, hinihiwala yan para mahiya. Okay? So, yan. Inaano ko lang yung layout ko lang sa inyo dito para maging familiar kayo. Na hindi masama yung para sa leadership na gawin nyo. Kaya sinasabi sa Bible. Pag alam mo na, dapat mo nang gawin. Kaya sabi dito, inulit na naman yung disorderly, di ba? For we behave not ourselves disorderly among you. So, nakita nyo naman yung ginawa namin, susundan nyo na lang. Okay, so again, mga baguhan, mag-iisip pa yan, nag-observe pa yan, okay lang yon. Pero pag expected na sa kanya, tapos yan, hindi niya ginagawa, or even baliktad, ginagawa niya, yan ay nilalayuan. Okay? So ito mas malala, no? So neither did we eat any man's bread for naught. So ito yung na-touch natin last week. So kaya dapat daw, pag hindi nagtatabaho, hindi dapat di kumakain eh. Again, medyo harsh, pero yun ang tinuturo ng apostol. Mga, yun talaga dapat kasi nga, pag hindi nagtatabaho, kumakain, hindi lang masakit sa mata, talagang mali yun. Okay? At kaya tayo sa mga gobyerno natin, sabihan, pasto yan, mag-ano na naman, eleksyon. Masyado kang ano dyan, hindi ka mabuto, tapos masyado kang mainit sa mga, kasi nga yun expected sa kanila eh. Sila mismo yung nakakatisod sa atin. Kaya ngayon, tinuturo nila, pag tuloy-tuloy ang corruption, kasi hindi nila pera, ginagastos nila kung saan, di ba? Duterte na naman, di ba? Isa na, inaano lang, nililibak siya ngayon. Pero wala na mo magawa itong mga to. Ano kayo, parang palabas lang minsan itong mga ito eh. So alam mo nag-corrupt, dapat may ginagawa doon at hindi na sinusunod at hindi na ginagaya. So malinaw yan ha, ulitin ko lang kasi paulit ano ito, hanggang 10 eh. So pag hindi nagtatrabaho, huwag kumain. Ganun ang prinsipyo kahit saan sa atin. Kaya again, yung popis na yan, di ba? Nabanata ko naman na yan. So, kung andyan na yan, sige, okay na. Andyan na yan eh. Pero ang gusto ko sabihin sa inyo, kung kayo beneficiary nun, huwag nyo rin isipin na may utang na lumang gobyerno sa inyo. At dapat lang ganyan. At baka pwede pang mas marami pa, di ba? Ba't ito lang? Dapat, magkano ba ang natanggap ngayon dyan? Tatlong estudyante, 5,000 per... month. Per month. Per month. Quarter. Quarter. Ay, hindi sapat yun, di ba? Ganun yun eh. Ganun ang idea ng pag ang attitude natin ay ang tagapagligtas natin, si politiko. Okay? So, hindi tayo dapat ganun. Kaya ang inaaral natin ito sa Bible, hindi ka nagtabaho, huwag ka dapat kumain. Kasi, yun ang example ng mga apostol. Kahit sila yun, again, natapit natin ito last week, no? Si Paul ay nakikinabang siya sa binibigay sa church. Pero siya, sabi niya, hindi niya hinahayaan yun na ganun, na kumbaga, inaabuso niya. Hindi niya inaabuso yun. Na kuha lang siya ng kuha, kasi hindi siya nagtatabaho. Okay? Kaya maganda po niya, pag naglayo kayo sa church, lalo niyo may expect ngayon na meron tayong magagawa. Amen? Alam niyo naman yan. Parang bala natin yan eh. Eto nga sa atin, ano tayo eh.
inuuna na natin. Kaya kanina may kailan lang may nagbigay, salamat. Pambayad sa utang yun eh. Kasi marami po tayong ginasa anniversary para maganda. Ano na. So may nagbigay. So nakuha ba? Walang masamang kumain. Kaya again, title natin ngayon is ano? Work, eat, and do good. Do well. Walang problema. So, dapat nauna yung magtrabaho. Eh, sabi dyan, hindi kami kumain ang wala kaming ginawa. Kasi alam niyo naman, sabi niya, kami ay nagtatrabaho. Minsan nga, hindi naman 24 hours. Sabi sabihin nito siguro talagang overtime. Wala nagsasabi sa kanyang gawin mo yan. Kung wala kanyang gawin, gagawin niya. That we might not chargeable to any of you. Yan ang mahirap po sana yung paglingkod ka ng Diyos. Nakatingin din sa iyo eh. Kasi alam niyo na, di ba? O nasaan yung iba, ganun to. Hahanapan ka pa. O nasaan napunta yung binigay ko dyan? Parang ganun. Yung hero, alam, mag-explain ka pa. Lagi. Minsan, okay. Ni-explain talaga yun. Sinasabi para walang question. Pero hindi naman pangin na laging ganun, di ba? Okay? So, kaya kami na mismo example. Hindi kami magastos, hindi kami mabisyo. At natapos agin natin ito last week. Kasi sabi niya dyan, may kapangyarihan ako, hindi yun bawal, pero hindi na ginagamit para maging ehemplo kami sa inyo na hindi dapat ito abusuhin. So again, mention natin sa modern times sa ngayon, kaya isa sa mga katisod-tisod sa maraming tao. Kasi maraming, literally, mga mapanggap na Kristiyano, iba, Kristiyano rin talaga, kaso abuso. So what they do, inaabuso nila yung naibigay sa kanila. At yun nga, dahil alam mo na, pera-pera yan, ginaya na rin at in-adopt siyempre ng mga peke. At yun naman din ang tinuturo sa Bible. At may nang false teacher na katutok sa pera. Sana naitindihan niyo yung ating ano, meron tayo pero gamitin sa tama, huwag abuso. And then, pare-pareho naman yan kahit di ka pastor eh. Kasi lahat naman ang nasa iyo, galing din sa Diyos. Amen? So, ganun din. Okay, so dito na tayo. Yeah, inulit yung kanina, sabi dito, for even when we were with, so hindi to bago kay Paul. Matagal niya nang tinuturo to, sabi niya, ano? Naalala niyo ba? Hindi ko lang sinabi yan dito sa epistle na to. Kasi mabigat to, dito lang sinabi to eh. Hindi, may mga pahiwatig na rin sa ibang place. Pero dito yung sinabi talagang, huwag kang trabaho, walang kain. Okay? So, matagal na po sinasabi yan kasi yun naman ang talagang tama. Okay? So, ito na. So, inuulit na naman yung disorderly. Sabi dito, for we hear... Oh, ba't ang sobrang blunt niya dito, no? Kasi nga, may naririnig niya, talagang ganun ang ginagawa. Anong ginagawa? Kumakain, hindi nagtatrabaho. Tigas naman ang mukha nun. Kahit sa panahon nila meron, meron lang ngayon, meron din ngayon. Kaya nga nabagin natin kanina yung mga komunistang utak kasi niyan eh. Diba? Eh dapat, bigyan kami ng gobyerno kasi marami kami. Iba yung tulungan, iba yung may obligasyon sa'yo. Kaya again, sabi dito, nakikinig namin, nabalitaan namin, meron sa inyo na ganito. Sabi dyan, hindi na nagtatrabaho pero... E pag ikaw hindi nagtatrabaho, tapos kumakain ka, anong gagawin mo na lang? Madalas. Alala ko tuloy sa amin, sabagay. So again, yung mga lingkod ng Diyos, pinapakain niya. Pero, saan ba natin na topic yung saan nga magmumula at magtatapos yan? So ano yung obligasyon ng member sa pastor? Ano yung obligasyon sa ano? So, kasi napansin ko nga, yung iba, pag hindi na nagtrabaho, kain lang ng kain, umaasa sa iba, hindi ka busy, hindi ka nagtrabaho, hindi mo iniisip yung, alam mo na, kumita, and then saka mukha kayo yung kinita mo, anong gagawin mo nung pag gano'n? Sarap ng buhay, sinong gano'n ang gusto ng buhay? Taas kamay. Wala. Humanly speaking, parang gusto natin lahat gano'n, di ba? Sino bang ayaw? Pero, yun nga, pangit yun. Kasi, ito, sinasabi na dito, parang ang matitirang gagawin mo na lang, wala nang bagay na kwenta-kwenta.
Katulad na, pag sinabi busy bodies po, yan po ay ano, kabaliktaran yan eh. Hindi busy yan. Ibig sabihin niya, mga, ano yan? Alam ko, mga chismoso yan eh. Kaya check ko lang ulit ha. Busy body. Mga chis, mga marites. Kawawa naman yung ano, no? Marites ang pangalan. An officious and inquisitive person. Yung nga, chismoso. Anong shadow? Yun, buti tinignan ko pala dito. Pag sinabi palang busy body, is ano, officious, ano yun? Voluntaring, hindi. Unofficial, dutiful. So maganda sana eh, pero parang ano, pakilamero, parang ganun ang dating eh. Busy body. Sa mga bagay na hindi na dapat sa kanya na. Kasi wala ka nang magawa eh, wala kang ginagawa, di naasahan mo na lang. Ngari, again, di ba sama yung kung nag-invest ka, hindi sa networking, pero yung, alam mo na, naghirapan mo, hindi, pero minamanage mo pa rin naman kung may business ka. Pero imagine nyo, pag wala ka na, hindi ka nagkatrabaho, gagawin mo na lang, ibang bagay na hindi mo dahil pinapakilaman, yun ang papakilaman, kasi wala kang magawa ng iba eh. Unless pag may business ka, may trabaho ka, andun yung utak mo for, alam mo, ng, mating 8 to 5, di ba? Yun ang iniisip mo eh. So, hindi ka nababakante yung utak mo. Kaya pag ikaw, wala kang ginagawa, kaya yung ano dito, yung mga babae yung inaano dito eh. Kasi nga may mga babae, alam niyo naman, kung sakaling provided na ang pangailangan nila, tapos wala masyadong anak, isa lang, pag natutulog niya, anong gagawin mo na? Di ba? So, kaya dapat mag-anak na marami. Hindi na masyadong marami, basta okay lang, sapat. Okay? So, yan po yung pattern po, no? Sa atin, ganyan ang pattern. Kahit hindi mananampalataya, alam nila yan. Pag babae man o lalaki, walang ginawa, kundi lumamon, hindi nagtatrabaho, hindi nag-iisip, at walang ginagawang productive sa buhay, ayan, chismisa na lang. Okay? Eh, lalo ngayon, na-amplify pa yan kasi internet. Ang bilis, mag-chismisan, di ba? Ayan, chat-chat, social media, na-invento pa yung meme. No? Ang galing talaga ng tao din, eh. Kaso, pwede mong gamitin sa mabuti, pwede sa masama. Okay? So, yan, isa sa mga kinakaasaran ng mga lingkod ng Diyos, sa totoo lang. Kasi ang dami natin pwedeng gawin sa mo gagamitin yung oras mo. Sige nga, sabi natin, pinagpala ka na. Saan mo gagamitin yan? Pag hindi tama yung gamit mo sa oras mo, sa resources mo, gagamitin mo sa mali, makakasira ka pa ngayon sa church. Kasi yung church, may ginagawa yan importante para sa Panginoon, saka para sa atin, saka sa lipunan. Tapos ikaw, disorder ka na. Ibig sabihin, wala ka na sa hulog. Wala ka na sa ayos. Sabi, hindi nagtatrabaho. Kung ano-ano yung inaatupag. Problema yan. Kaya buti mo lang kung makikita mo agad. Diba? Para masabihan, mabalitaan, paano pag hindi. Ito niyo yung problema dito, no? Lingkod ng Diyos, no? Hindi nilinaw dito. Sino yung pastor dito, eh? Pero anyway, in-address yan direkta yung mga taga-Thessalonians. So, lesson. So, ito na. Now, them that are such. Okay. Yung mga yan. Hindi naman sinabing unbeliever. Hindi naman sinabing unsaved, di ba? So, kung meron daw, kung sakali sa atin, imagine nila sa atin, meron kayong nabalita ito, hindi nagtataba, walang ginawa, hindi yung chismis, Facebook, kung ano man yan. Siya daw ay, ano yung exhort? Inuutusan at sinasabihan ng Panginoon mismo, ano? That with quietness they work and eat their own bread. So, dalawang bagay yan, ha? So, una, huwag kang madada. Trabaho lang.
Kasi iba naman, pansin mo rin sa church, gano'n, pag medyo may, alam mo na, kaya nga sa atin dito, tinututukan natin yan. Kasi isa sa alam ko na masakit sa ulo sa pastor, gano'n, pag medyo may, kunwari, si DM, yung mama na, eh, hindi natuluan. Diba? Hindi natutukan, lagi mong, oh, man, ang pogi mo ngayon, ha? Ang galing mo talaga. Bandang uli, sakit sa ulo yan. Diba? So, tatlo pa ako, kaso, may dami sinasabi. Eh sabi dito, sa mga, okay, nagtrabaho ka na, salamat, gawin mo yan. Pero, tahimik ka na lang. Ang ganda nun eh. Kahit sa binanggitin na nalala niya sa mga babae daw, di ba? Ganun din. Gawin mo lang, ano, huwag mo lang pagmayabang, di ba? Eh sa akin, ang dali na magyabang eh. Sa social media, ito nga pala yung anak ko. At siya ay, kung ano man yan, ono, kung di naman ono, ang ganda naman, kung ano man yan. Lahat na pagyayabang. At again, naintindihan natin na mahal natin yung anak natin na gusto natin pagmalaki at nakutuwa tayo. Pero again, iba yung pride, iba yung pagiging papasalamat sa Diyos. Amen? Amen. Natin kailangan yan. So, tabaho lang. And then, pag ikaw tatabaho, busy ka tabaho, hindi ka madada. Hindi mo napansin yung mga dapat hindi mo na napansin. And then, yung ano nun, kapantay nun, pag ikaw nagtatabaho, ikaw ay, siyempre, stable ka eh. Hindi ikaw yung magnanakaw or pagtitingnan mo yung sa kabilang tao. Kaya sabi niya, own bread. Okay naman yung kumain, kaso yung iba nakatingin sa iba. Bad, buti ka ba? Meron kang bagong ano. Anong ibig sabihin? Diba? Anong ganun? Senenemen. Ganun ba yung bago ngayon? Bekenemen. Buti wala akong nakikita sa anong wala nakikita eh. Sana all. Diba? So, walang masama na kumain minsan pag pinaghirapan mo, diba? Pero huwag kang nakatingin doon sa iba. Trabaho ka lang, kung ano yung binigay sa Panginoon ngayon, enjoy mo. And then, trabaho, trabaho, maayos, maayos sa trabaho, huwag kang madada. Yan yung sabi dito. Kasi again, sa social media, kasi minsan ang mga model din, mga pastor din eh, pero hindi naman lahat. Pero iba, ganun kasi ang pattern. Feeling nila, pagpasikat ka, makilala. Iba, gusto, i-co-code ka pa eh. Sinabi nga pala ni Pastor Ace, ganito. Ano? Matagal na lahat ng katotohanan sa Bible na yan. Di wala akong pakilala dyan. Amen? Ano, ako naka-invento nun? Lahat po yan, copy-copy lang. Ang maganda niyan, dapat tama, eksakto. Huwag mo i-copy naman yung mali. Nakakuha ba yan? Medyo simple na lang po tayo ngayon, pero mabigat to. So, pinahanda ko na rin kayo later, pag laki-laki nyo, pag tanda nyo pa, hindi nyo pwedeng di maisip yung usapang pera, okay, pananalapi. Diba? Kung hindi man kayo sa ngayon, basta inaayos ko yung aking buhay, pangarap ako, katabaho ganyan, kapamilya, may bubulong sa'yo dyan. Diba? No, church ka na naman, buto church ka na lang, parang masama. Problema sila kasi yung hindi nag-align. Doon namin sa mga asar na ewan eh. No? Gusto mo silang i-reach, sinubukan mo. Hanggang uli, pag nainggit pa, ay kakalabanin ka pa. So, anyway, ganun pa rin. Sa, kahit sa basto, ganun lang. Kung pasinin nyo ngayon, nag-natuturo kasi ako dito, kaya minsan meron, nadadarin ako, diba? Dito lang naman yun. E sa ibang lugar, hindi na. Trabaho lang, and then gawa, and then yun na yun, hindi natin kailangan magpabida. Amen? So again, kahit yung soul winning natin, minsan-minsan lang yan, diba? Nalagay natin, may encourage yung iba, alam na iba yung ginagawa natin, na dapat ganun, pero hindi tayo dyan pabida. Then eat their own bread, so makontento kayo sa sarili nyong kita. At ako na yung blessing. So, ito na yung ating huli. No? So, natapos na tayo sa ano? Work, eat. Okay, masama bang kumain? Kailan lang, kailan pa kami kumain ng ano? Yun, hindi na namin dinidisplay minsan kasi nga, di ba? Minsan nakakain din ang masarap. Hindi na lang yung display. Kainin mo na lang. Ah, tapos. Sarap yan eh. Pero wag na wag mong paghahangaran yung iba. Okay, pinagtrabahuan ng iba.
gusto mong kainin. So kailan lang kasi may kinapanood ako. May time naman tayo, ha. Sabihin ko lang sa inyo nangyayari sa sa libutan. So meron daw mga grupo ng tao, yung mga elite nga na tinatawag, sabihin sila yung matalino, sila yung nasa top ngayon ng food chain, sabihin, hindi kontento yan sa kakainin lang nila sa isang bahay na maganda. Ginagawa nila, iniipon nila, kinonsolidate nila lahat ng kayamanan sa buong mundo. May niwala ba kayo doon? Paano na gagawin yun? Papayag ba yung tao? Eh kaso pag yung pera kasi centralized na yan, okay? Wala ka na magawa eh, patulad yun. Tayo, may utang tayo sa banko, di ba? So yun, pinagkakitaan pa nila. Utang nila, babayaran later. Pero may way sila kung paano nila pinagkakitaan pa yun. Sige, binibenta yung utang, narinig nyo na yun. Walang kung gawin finance dito, no? Ano ko din mo, teacher? Sige, Juliana. Sakit din sa ulo nito eh. So ginagawa nila, may way sila na para maano yung pera kasi mga sa batas yan eh. Ginawa nilang yan. So anyway, yung may mga tinatawag nilang hedge fund, mas malaki pa po sa banko yun. So yung banko, nangungutang, mga pautang. Saan sila mangungutang? Meron pa silang inutang ba? So hindi na banko tawag doon kasi puro pera-pera na yun. Ano? ADB. Japan yun eh. Yan, may mga regional banks na ganyan, ADB, and then, yung tinutukoy ko po yung tinatawag nilang BlackRock, no? So, yan po yung hindi nyo alam siguro, kasi pero, ginagawa nila, halos binibili nila lahat. Sabihin nyo, mayaman si Microsoft, mayaman si Facebook. Wala lang yun, kasi isang company lang hawak mo, sakali, di ba? Sino may-ari sa kanila? Lahat yan, kung nag-public yan, may bibili na shares niyan. Sino yung maraming pera na bibili niyan? Isang tao hindi. Isang kumpanya yon. Okay? So, ano ginagawa nila? Hindi sila kontento sa sarili nila. Pag ikaw po nagpapautang, paano ka kumikita pag nagpapautang ka? Tubo lang eh. Hindi ka na nagtatrabaho. Minamanage mo lang na, eh, dapat ito magbayad to. Kailangan nila sigurado na rin eh. Ikaw may hawak na sila, collection, hindi na mahirap yun. Mahirap mangolekta kung isa, dalawa lang pinautang mo, eh paano kung isang daan yan. So hindi na, ano sa'yo yun, hindi na mahirap. Kung medyo mahirap man, nagkoconsolidate yun. Ang laki ng kita dyan sa pagpapautang. Kaya pinagbawal din ng Diyos yan actually. Pero ngayon, di na-practice ng marami kasi nakikinabang din sila eh. Okay? So, naipasok ko lang dito kasi ito yung eat your own bread eh. Pag nasabihin natin nga, pumasok ko dyan, kunwari si, sino ba, kunwari lang, ba, si Julia, ito bata pa eh, nakaisip ng ano, ay, maganda pala yun, pastor, sabi mo ah, papautang ka lang, finance, no? Banking and finance. Ganun pala yun. Pag nakapagpautang ka na, upo ka na lang, ano kang 5-6, para kang, pero mas malala. Kasi ano eh, tawag dito, institutionalized na yan eh. Diyan na yan. Gagawin mo na lang, ano, mag-aabang ka na lang. Pag nag-aabang ka na lang ng pera na nagagaling sa iba, anong ibig sabihin nun? Hindi ka nagtatrabaho. Yun yun. Kinakain mo yung sarili, hindi sa'yo. Sila yung magtatrabaho, bayad sila sa'yo. Eh, basta pinahiram ko naman eh. O, di pinahiram, di balik yung sanang pinahiram mo. Pero, hindi gano'n sa pagpapautang. Laging may tubo. Okay? So, gano'n po yun. So, again, hindi ito masyadong tinuturo ng iba. Pero, kahit nung una, hindi na ako easy dito. Ibig sabihin, parang may something sa ito. Kasi, hindi ko lang maintindihan. Pero, nung naintindihan ko to na pinagbawal pala ng Diyos yun, ibig sabihin, hindi talaga maganda yun. Amen? So, masama ba magtaba sa bangko? Depende kung janitor ka doon. Pero yun nga, teller ka, ikaw yung nagbibilang ka lang naman eh. So, hanggat maaari, pwedeng walang pumasok, huwag ka lang pumasok doon kasi kung alam mo, naiintindihan mo yung sinasabi ko yun na doon sila kumikita sa gatrabaho ng iba, huwag na. Sana, okay? So, tayong mga mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, dapat ganun daw.
trabaho, magmadada. Kainin lang natin yung sarili natin pinaghirapan. Okay? Kaya ito yung another topic natin. But ye brethren, be not weary in well doing. Ito na. Sabi natin, pag ginagawa mo kasi yung tamang bagay, minsan, darating ka sa... Kaya meron tayong preaching na sa ano, di ba? Naalala niyo yung dull of hearing, ano yan? Bored ka ba? Kasi ginagawa mo na yung tama eh. Asa, tas ilang taong gagawin doon? Eh, ginagawa mo na yung tama eh. Anong gusto mo? Ano man next mo? Kung may mas tama pa dyan, mas better pa, gawin mo, better. Pero may time talaga na, parang last week pala, di ba? With patience. Kaya ang biro ko sa inyo last week, ano eh, dapat dalawang oras yung preaching. Kasi patience eh. Joke lang yan. Pero minsan, pag gumagawa ka na ng tama, parang isipin mo, ito na ba yun? Wala bang iba dyan? Wala. Ang tagal naman ng blessing, ang tagal naman ng ano. Baka, tapos titingin ka sa iba, pinakamalaking tisod sa atin, hindi na yung mga unbeliever, yung mga kapwa natin believer, mga kasyara, mga baptist din na gumawa ng tama, and then, sabay kabig. Minsan, dyan ka nakatingin eh. Parang gusto mo rin, ganun. Ang hirap yan. Ang hirap ko kayo minsan pigilan doon na turuan na, eh, dito lang sa tama. Kasi magkakaroon kayo ng dahilan. Kasi sabihin, baptist din naman eh. Diba? So, wag kayo mga, actually, may preaching namin dati nito. Be not weary in well doing. Kaya hindi ko ginamang title to eh. Pag ginagawa mo na yung tama, wag ka mapagod. Yun ang sinasabi dyan. Ba't ka mapagod? Ginagawa mo yung tama. Eh, nakakapagod naman talaga minsan din. Amen? Kasi, yun nga, sabi nga, paulit-ulit na lang. Soul winning na naman. Di naman ako punta lahat dito. Diba? Ano pa? Ano ginagawa natin? Ano, mga kantahan natin, minsan, ano na, ha? Kaya dadalhin mo talaga yan, pag ka nagpapakantay. Iba na, tama kasi, alam mo na, nagtrabaho, nag-aral na. Pero importante yan. Importante yan, naseset yung mood dyan sa preaching. Pag hindi maayos ang awitan, parang yung preaching, parang ganun din, ini-expect. Huwag mapagod! Eh, pastor, pagod na eh, pahinga. Eh, magpahinga na hindi atin na. Kaya nga sabi ko kay Rai, pwede naman siya magpumasok kung pagod siya. Naupo ka lang naman eh. Ganun din tayo lahat. Ayan, ano pang gusto ko sabihin dito? Huwag kang mapagod kasi hindi lang to ano eh, obviously hindi lang physical to eh. Naka ba? Kasi ang nakakapagod din minsan sa paggawa ng mabuti, aasarin ka. Mas lalo pag nakikita mo yung ano, mga easy money yung iba, di ba? Hindi mo pwedeng malingad sa utak mo. Yung iba, tinatago. Actually, pero iba, binubulgar na yan eh. Di ba? Tulad yung mga networking. Inapayabang nila yan. Hindi pwedeng, hindi sila kontento na yumayaman na sila. Di ba? Napansin nyo, iba, picture pa, ganyan, ganyan. Ito nga pala yung sakyan ko. Ito pala yung isa. Ito. Hindi kontento yan na ginagamit lang yung sakyan. Hindi, dapat makita mo pa. So ikaw ngayon, mag-iisip ka ngayon, di ba? Kung mahina-hina kang Kristiyano, nasa tama ka na nga, parang spiritually, tsaka mentally, parang napagod ka. Amen? Sinabi ko sa inyo last week din, ganito, katulad nyo, ako, kitang-kita ko kayo, pinag-pray ko naman kayo, pero minsan kailangan nyo lumaban din eh. Alam ko sa inyo, yung tinatamad eh. Kitang-kita po, spiritually. Naboboring na, oh, yan na naman yan. Oh, sige, amen lang, ah. Maya, ano. Iba na yung gagawin. Pag-uwi. Wala nang plano. Sa pagbabasa, again, maganda, kung consistent ka lang magbasa, hindi ka magkukulang eh. Kasi lagi may bagong menu pag ikaw ay nagbabasa. May bago ka na naman pag-iisipan at least. So, may extra, ano ka pa, oras pa, aralin mo, hindi lang basa. Di ba? Yung basa, iba yung aral. Hindi naman nagpapastor eh. Ganun din yun eh. Yung pastor lang, nagli-lead lang. Hindi ako gagawa lahat. So, the more na yung mga tao ay aral, the more na mas malakas yung pwersa natin. Amen? Laging sasabi sa inyo kami na, kaya nabimuhingi ako input sa inyo eh. Kung wala akong makakuha sa inyo, kulang, manghihina din ako. Amen? Unlike, kung malakas kayo, mahahamon din ako. Diba? Hindi ako pwedeng... Hindi pala ako pwedeng basta-basta lang dito na ano kasi iba natututo, makikitaan nyo ako ng
diba? Ng mali or ng pagkukulang. So ganun yun. Kaya maghatakan tayo sa tama. Amen? Sa sipag. Sa tama. Sa righteousness. So huwag kayo mapagod. Amen? Lalo na, tsaka huwag niyong isipin yung ako, lagi akong may problema, ganyan. Yan, nakakahatak din yan eh. Kasi parang hinahatak mo kami sa problema nyo, tapos yung problema, yun ang hina-highlight mo, ganito. Yung iba, tutulong, pero hanggang kailan, yun ang tanong. Diba? Eh, tiwala ka lang sa Diyos, dapat yung itsura mo, kung nagtitiwala ka sa Diyos, masaya ka, hindi ikaw yung laging, yun nga, hinahatak mo iba sa problema mo. Amen? Huwag mong paalata kasi lumaano ka lang eh. Itiwala ka sa Diyos kung ano man yung problema na yan. Hindi yan nagli-leak. Ibig sabihin, hindi yung pag-asa mo sa Panginoon, hindi ikaw yung tatangayin ng problema. Okay, tuloy na natin to. So ito na yung binalik na naman kanina, no? So if any man obey not our word by this epistle, note that man. Sinabi note that man, single out mo yun. Itong taong to, bakit ganito to? So talagang expected na sa kanya is maging maayos, tapos hindi siya maayos, huwag mo nang samahan para siya ay mahiya. So yung pagiging pahiya po ay hindi lagi masama yan. Minsan kailangan yan. Okay? Para gawin niya yung tama pag nakita niya, ay, hindi ako sinasamahan itong mga to. Kasi may ginagawa akong tama, ganun ba yun? Hindi, may ginagawa akong mali. At kung ayaw mong tuloy-tuloy yun, na walang galang sa'yo kasi hindi mo ginagawa yung tama, ginagawa mo mali. So makakaisip ka rin. Amen? Pag naisip mo yun, ay hopefully, tama mo yung sarili mo. Sabi dito, may paalala. Yet count him not as an enemy. Iba naman yung enemy, iba naman yung, kung nakakahatak siya sa mali, in a way, enemy. Pero, huwag mo siyang itratong enemy na enemy talaga, nakala mo, ano mo na, idadown mo na. Okay, nakita niyo pagkakaiba? Dito tayo magkakaiba sa mga unbeliever eh. Kasi sa labas po, talagang kaya sinasabi ko lagi sa mga kabataan, darating kayo dyan. Huwag kayong magtaka kung bakit sa labas, kulang na lang, lamunin kayo. As in, lalo sa workplace, di ba? Kahit sa school nga, minsan gulat ako sa mga estudyante. Nag-aaral lang kayo, di ba? Yung mag-compete ako dapat top, ganyan. Talagang may mga politika, ano ko eh. Siya kasi, ganyan to eh. Kasi paborito siya ni ganyan. Ako, dami kwento. Sa panahon namin, even. Mga kalimutan. Ganun na rin. So, hindi tama. Okay? Pero ang gusto kong sabihin doon, huwag kayong magulat. Yung mga estudyante pa lang yan, politiko na, lalo sa trabaho. Amen? Amen. Ihanda nyo yung sarili nyo dyan. Huwag kayong sasaw-saw doon. Dapat alam nyo lang na yun ang reality sa kanila, pero huwag mo silang itratong kalaban na hindi naman dapat. O, lalo na sa church. Ito sinasabi dito sa church. Man, may mahinang Kristiyano dito. Parang last week din eh. May mahinang Kristiyano eh. Bata pa naman yan eh. Ikaw na may nakakaintindi. Huwag mo namang idaw na para bang i-echapwera mo na agad na ay, kalaban natin to eh. Okay? Again, kung di nyo alam kung paano itrato ng ganyan, hayaan nyo na si Pastor, amen? Sabihin nyo lang yung ano yung facts, huwag nyo na dagdagan, okay? Ano lang yung facts, ganyan po sinabi niya, ganyan. So ako na magdi-deal dyan, amen? Hindi mo pa alam kung paano. Huwag mo sobra, kasi hindi natin kalaban yan, may iba dyan, mga mahina lang talaga. Medyo biktima na kung anong tirada ng kaaway. Kaya yan. Kaya sabi, admonish him as a brother. Pag sabi admonish po, parang pagalitan din yan eh. So, pero, huwag mo itodo, okay? Minsan-minsan, konting parinig, di ba? Saktong ano lang. O, nasaan ka na naman nung ano, Sunday? Uy, sakit ka na naman. Mga ganun ba? Pagkatapos na, tama na. Kalimutan na, di ba? Nakabira, di ba? So, next time, pag lumakas yan, siya naman gagawa nun sa iba, di ba? Encourage lang, hindi tipong pukpukin mo na pa kasi gusto ko itong mawala dito. Hindi ko ganun. Tapos na to. So now, the Lord of Peace Himself give you. Itong tatlong to, para ano na to, pang tapos na lang. So, the Lord of Peace Himself give you peace always by all means. The Lord be with you. So puro peace, no? So again, tapos nyo na kasi yung letter. So, mag-ano tayo, no? I-seek natin yung kapayapaan. Kung talagang may katulad ng nabing kanina, gusto mong asarin, hindi mo gusto asarin, gusto mo lang encourage,
Hayaan mong ano, siguraduhin yung may kapayapaan pa sa inyo. Kahit yung sinasabi kaninang have no company with that. May mapahiya siya. Huwag namang ano, may peace pa rin. Lalo na alam nyo pag kayo dumating sa ganito. Eh minsan may nakakwento ako sa inyo, di ba? Yung mga relation sa inyo. Basto, hindi pwede yung ano dito, mas balat sibuyas nga, di ba? Hindi pwede yung, hindi mo alam yung gagawin mo. Iba naman, susunugin yung, sabi nga nila, susunugin yung tulay. Anong sabihin na? Yung brain, burn the bridges. Huwag naman ganun. Kung may alam, may palagay mo mali siya, tansyahin mo din ano yung tamang response lang. Pag sinabihan mo na ayaw, responsibility niya na yon. Sa kanya, ang Panginoon magpaparusa, kung anong dapat parusa, kung reward, ano ba yan. Hanggang doon ka lang. Amen? At ganun din sa atin sa loob. Okay, pag may mali talaga, nagawa mo na yung dapat mong gawin, tsagain mo na lang, eh, iba talaga mahina eh. Mahina yan, pag-pray mo, gawa mo ng, yung term kanina is exhort eh, di ba? Ibig sabihin na parang preaching, ibig sabihin, para siya ay matuto, and then later, ang dapat nasa utak mo lagi, kailan lalakas to, paano, ganun ang isipin mo. Ano yung pwede mo sabihin na siya ay matututo, ganyan. Amen? Amen. And the Lord be with you all. So, yun na yun. Sana lagi niyong kasama ang Panginoon. Kung hindi, nakikita ko parang hindi mo kasama ang Panginoon eh. Sana kasama mo. Ganun lang yun. Salutation of Paul with my own hand, which is the token of every epistle. So I write. So dahil pang pwede sabihin dito. Si Paul po, isa mga sabi natin signature niya, lagi niya sinasabing ganyan. So minsan po kasi may pinapasulat siyang iba, no? Sulat mo yan. Hindi yan madali eh. Pero later, siya yung magsusulat. Ibig sabihin, paper man siguro or something. Yun lang. So, bakit yung nasabi yun? Kasi, alam niyo yung Book of Hebrews, parang hindi daw siya yung nagsulat kasi parang walang ganito eh, na pirma. So, yung iba naman, ako, personally, ang paniwala ko dun is ano eh, collaboration na yun. Yung Hebrews kasi napakagandang letter. Kompleto yun. At walang ganitong pirma na sinabi niya si Paul yun. So, pero yung style parang Paul pa rin eh. Kaya I believe collaboration yun. So sinulat ang mga ano pala tayo at that time para ma-accomplish yung dapat ma-accomplish. Especially sa mga Jewish Christians ng panahon na yan. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Amen. So yun lagi ang ating panalangin. Yun ang ating wish, yun ang ating panalangin sa bawat isa. Eh, pastor, ba't pa pinapanalangin yun? Automatic ba na kasama mo lahat yung Panginoon? Automatic ba yun? Ang Panginoon, kasama mo, pero sabi niya, the grace of our Lord Jesus. So sana, yung salita niya, yung talino niya, kanyang pasensya, yung kanyang blessing nasa atin. At alam natin, minsan wala sa atin yun. Amen? Pag may ginawa kang mali, nagkukulang ka, parang wala eh. Kaya yun ang wish nga natin sa bawat isa. So, balik ko na lang po dito sa ating pinakaano, no? So, but ye brethren be not weary in well-doing. Pag ginagawa mo na yung tama, huwag ka mapagod, gawin mo lang, gawin mo lang. Kasi, huwag ka mong titingin masyado sa resulta agad, okay? Kahit mga pastor, ganyan yan eh. Nag-i-expect na siya ay, kung ano yung pagod na kanyang in-exert, lagi may ikabalik agad. Kaya kung mas, kasi hindi lang sa preaching yan, hindi lang sa sipag yan sa labas eh. Sama-sama yan eh. Yan, Panginoon naman, bibigay niya naman yung bibigay niya eh. Sa kanya naman lahat yan eh. So, party talaga ng ano dyan, paghihintay, okay, pagtatapat. So, sana yun yung makuha natin. So, again, kung nagiging na sa church, magiging attitude nyo na yan. Hindi na kayo yung tipong ano, nakita kayo ng mga bagong Kristiyano, di ba, tsaka sa labas. Di, ang saya-saya niya, naligtas eh, di ba? Pag pag-usapan na yung punta sa church, ay, naku! Yan, ganyang-ganyang exist na yan, no? So, pero, ayun, nasa kanya na sa'yo. So, sa atin, na-encourage lang natin sila, in-invite natin. Pero yun ang labanan. Pag
magpapakristyano na. So sa atin naman, so tingnan ko kayo, halos okay na tong number na to eh, no? Anong tayo eh? Next year, ano na lang? Huwag na yung mawawala, okay? Magpalakas na lang kayo sa Panginoon. Mag-aral kayo ng gusto, and then, try natin kayo. Ito na yung mga bago eh. Sina, ano, tagal na rin. Pero si Ray-Ray, maano na, mahiyain? Rapi, malay ka na. Peter, yan. Mag-aral kayo mag-soul winning. Amen? Kaya matatakot. Kung ano yung alam nyo nga sa ngayon, yun lang ibahagay nyo. Kung ligtas kayo, meron kayo sasabihin. So obviously, hindi lahat ng tao pare-pareho. Kaya nga pinapanalangin natin na yung itapat sa atin ng Panginoon, yung kaya lang natin. Amen, Juliana, may ano ka ba? Desire ka mag-soul winning? Hindi. Wala. Ha? Meron. Ikaw, siya. Ayan, so paano yun? So pray and then train yourself in the word of God. Sama-sama kayo. Pag andun na tayo, andun ka na sa panalangin. Tingnan mo yung paano ginagawa yun. May mga bagay na paulit-ulit lang naman eh. Pero again, may mga bagay din na yun. Depende, tatansyahin mo yung tao. May mga nagagalingan nila. Ikaw mismo, yung composure mo, kailangan consistent yan. Doon yung pag-ibig at the same time, vigilance sa mga maling turo. Andun yun, ina-watch out mo yun. Pati minsan, yung kasama mo, minsan, huwag na yung problema, yung mga silent partner. Gawin nyo rin yung dapat yung gawin. Anong ginagawa ng silent partner? Mag-pray, tumusuporta, at kung meron siyang magagawa para hindi ma-istorbo yung mag-soul win, yun ang gagawin mo. So marami yan. Gabit-bit, may problema dyan. Pero pag nakita mong kaya na, gusto mong mag-try, hindi yan. Huwag kayong mapagod. Amen? Amen. Amen? Amen. Mapagod na kayo eh. Mapagod. Ilang taon natin gagawin to? Ako nga, nagbilang ako. Ang bilis na ng 5 years. So another 5 years, kaya pa natin? Amen. 10 years. Amen. Hanggat buhay. Amen? Amen. Ganun eh. Huwag mapagod. So sigurado ang rewards niyan. So, again, huwag kayong titingin sa makalupang rewards. So, ayan lang natin yung Panginoon na ano, ibigay niya yung narapat. So, ako, naisip ko lang kayong reward na sa akin sa inyo. Pag nakikita ko kayo iba, nagmamature, diyan, nakutuwa na ako dyan. So, panalangin ko na lang, huwag mapapagod, huwag. Tuloy-tuloy lang, parallel naman yung pag-aaral, trabaho, ministry. Balance nyo. Kayo mapagod. Amen? Mga magulang especially, tutukan niyo yung mga anak niyo. Sana... Ganun din, pag... Yan. Sila niyo, pag nakikita ko si Yon talaga, sa si... Na Brad, ano eh. Yun ang ano, message ng buhay nila eh. Tiyaga. Amen? Yun ang maganda dun. Kaya ako, wala akong karapatang ano. Ngayon si Shana, parang ano din, makulit din. Tiyaga lang. Amen? Hindi naman makulit dito. Saga lang. Okay, so let's pray. Lord, maraming salamat sa Book of 2 Thessalonians, Panginoon, na kompleto rin po ito, Lord. Bagamat siya yung maiksi lang. Kompleto rin po sa Ricardo ito, Lord. May warning, may pagtuturo, may doktrina, may advices. Panginoon, I pray. Tulad ng nilingkod si Paul, kami po yung maglingkod ng tapat sa inyo, Lord. Magtiyaga, patient. Ngayon, pagod dahil saglit lang po ang buhay dito, Lord. Kami pinag-ipo ng reward sa inyo. Ma-please namin kayo, Lord, sa buhay na to, Lord. Ay, sapat na po sa amin. I pray also for bawat din sa amin dito, Panginoon. Patuloy kami ng maghihintay at may ginagawa. Patuloy po kung ano yung binibigay niyo pagsubok, blessing. Ay, ito po yung tanggapin. Magpapasalamat. Batayan po yung maging matalino. Ang gawin namin na dapat namin gawin. I pray also, Lord, sa mga nabanggit kanina, Panginoon, si Julius, Panginoon, nawa, ito po'y temporary lang na ano man, malunasan agad to, Lord, maging malakas siya, bigyan mo siya ng malakasan niya, at i-glope, Lord, sa travel, may safety to, Lord, at pag-usap po sila, reunion doon, reflect po sa Panginoon, sa buhay,
bawat isa, masyalan din kung may isyalan doon, Panginoon, masyalan yung aming at least nagawa dito, kanyang mga pamangkin na po. At hindi po Lord, si Baby Lord, na salamat po yung nakaka-recover na, ito po yung makaka-recover na mabilis. At maging safe, Panginoon, maka-discharge na, Panginoon. At makinang may takot din sa inyo, Lord, gamitin niyo, Lord, ng mga kapatid dito. Sa lugar namin ay may impluensya ng mga tao, Lord, na maglingkod din sa inyo, kung na maligtas. But after that, Panginoon, magtapat. About sa Lord sa amin, hindi kayo mapagod, Panginoon. May mga panahon na nakakapagod. Panginoon, tulungan niyo po kami. Encourage niyo kami sa inyong salita. About isa, ma-encourage kayo sa about isa sa amin. May tiwala sa inyo at maglingkod na masaya. At may buong katapatan din dahil kayo'y nagtatapad dahil sa pag-asa, Panginoon, na alam namin meron kami sa inyo. Kailangan po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen.